mo kung merong pang Ayoko forever na na po. Tama dumating. na po. Ito mga anak ko. Ha? Konsumisyon na nga ang mga anak ko. Tapos madagdag pa ako ng konsumisyon. Happy ka na. Mabuti po kung makakuha ako ng yung tatanggap sa sitwasyon ko saka sa mga anak ko. Tama. Oo. Nahirap po makahanap ng ganun. Oo. Tama. Baka mangyari na naman ulit. Oo, tama. Tuloy lang ang saya, tuloy lang ang serbisyo, mga kabarangay, KSP TV, magsisilbing karamay. Karamanan natin ang lamig ng hangin, mga tala sa langit ay magniningin. Pasko ay salubungin, yung pagdiwang natin, KSP TV, kasama natin. Maulan na naman dito sa lugar namin. Ingat-ingat sa mga nagmamaneho. Ngayong umaga, pupuntahan namin yung may limang anak na itinataguyod sa paglalabada at sa paglalako ng kakanin kung saan siya ay porsyentuhan lamang, no? And nung huling punta natin sa kanya, naipauna na natin yung munting puhunan niya sa pagluluto ng kakanin. And ngayon, bumili tayo ng steamer, yung gamit para makapagluto siya ng kakanin. At malaking patawag dito, malaking tulong sa kanya, sa kanilang pamilya, itong steamer na to, na hindi na siya mumumorsyento doon sa kanyang inilalakong kakanin. Siya na ang gagawa at malaki ang kikitain niya rito araw-araw. Yan sabi niya sa atin doon sa huling usap natin sa kanya. Hindi pinalad sa kanya mga naging kapartner sa buhay. Sa limang anak yata yun eh. Iba-ibang tatay niya, no? Kundi ako nagkakamali, correct me if I'm wrong, no? Ganun talaga. Ganun talaga ang kapalaran natin. Di natin sigurado pagdating sa paghahanap ng partner sa buhay. Anyway, di naman siya naging pabayang ina. Itinataguyod naman niya ang kanyang mga anak sa marangal na pamamaraan para mabuhay. At yan ang ikinatutuwa ng mga nakakakilala sa kanya na siyang naglapit nito sa atin. Tara! Nandito yung mag-iina. Good morning! Gandang umaga sa inyo! Ah, tuloy na ako! Uy, kumusta ka, Dayan? Ano to, anak mo? Opo. To yung bunso? Opo. Okay. Bless ikaw, baby ko. Ay, bait naman. Kumusta ka, ati Dayan? Okay lang po. Maulan, ha? Tuloy na po. Ingat-ingat kayo. Saan yung ibang anak mo? Nag-eskwela po. Ha? Kumusta ang mga araw? Malapit ng Pasko. Katatapos pa lang po magtinda. Oo, talaga. Katatapos lang po magtinda. Anong tinda mo? Puto, tsaka ibus. Maghapon yun? Hindi po. Ano, ilang oras lang? Ilang oras lang po siguro na. 5 kami nag-umpisa. 5 o'clock ng morning. 8 po na tapos. O ngayon, mag-aalas 10 na ng umaga. Na, ligpit-ligpit pa. Ah, ganun ba? Magkano ang kinita mo? Kiki Marites. Kunti lang po kasi. Kunti lang po yung paninda ko ngayon. Oo. Yun eh, porsyento. 120. Mm-hmm. Ilang oras din na paglalako. Okay. Naiikot mo yung buong barangay mo. Sa pagsangahan lang kami. Oh, okay. So, matagal na lakaran bago maka 120. 3 hours din po. Ngayon. Oh, yan eh, dahil sa porsyento lang. Magkano nga ang isang ano? Porsyento, paano ang porsyento mo doon? Piso lang po sa 5 piso. Piso, kada 5 piso. Okay. Oh, siguro itong daladala ko dito, malaking tulong ito sa'yo. Hindi ka na mumursyento. No? Pwedeng ikaw na ang sabi mo, marunong kang gumawa. Okay. Ano yung mga inilalako mo na kakanin? Puto sa kaibos. Ay, yung ibos po mahirap po kasi yung ano nun, itong, yung bahay nun. Yung sabi nga nila ay karsotso daw, mahirap po. Alin yun? Yung ibos, yung suman kung tawagin. Yung nilalagay sa dahon ng niyog? Opo. Bakit? Mahirap kasi ang ano po, mahirap yung dahon ng niyog. Di ka marunong umakyat sa niyog. Pero po hindi ko kayang, hindi ko kayang gumawa talaga nun. Bakit? Mahirap. Ganun ba? Mata. Nagutot ka? Mm-hmm.
Ito yung bunso mo, ilang taon na yan? 3 taon na. Saan yung ano, PWD mo? Nag-aral na po. Nag-eskwela yun? Lunes po kasi, kaya oo. Hindi po nag-aral. So ilan nga yung nag-eskwela mo? 4 po. Ay, 3. 3. Ito kasi hindi pa po nag-aaral. Okay, okay. So paano yan kapag ka naglalabada ka, naglalako ng kakanin, sino nag-aalaga sa kanya? Nanay ko po, senior citizen. Nanay mong senior citizen, iniiwan mo sa kanya? Opo, eh, mahina na din po minsan. Minsan inaalala yan, minsan po may kapitbahay din na nagtulong-tulong sa pag-ano, sa pag... Pinapatingin, pinibiling kong tingin-tingin na lang, pakitingin-tingin na lang po kasi tanda na nga nag-aalaga. May edad na rin. Ilang taon na yung nanay mo? 81 years old na po. May sakit po kasi operada po yan sa kidney. Ay, dun sa daanan po na iyi niya. Kasi may bato na po yan sa kidney. Ay. Okay. Saka may diabetic po yan. Kaya yung pinakita mo sa akin bahay nung mapadaan ako dun? Opo. Yung bahay nagiba-giba na rin? Opo. Yun ang bahay ni nanay mo? Opo. Ayun. Abo, ayaw po niya makisa sa amin at may... Hello, nay. Kumusta kayo? Ah, mabuti. O, ingat kayo, baka kayo mabuti. O, mabuti pala. O, saan kayo nagdaan? Huwag kang dadaan dun sa mabuti. Ah, baka mabuti kayo. Ilang taon na nga kayo, nay? 81. Sabi, may sakit daw po kayo? Oo. Ano yung mga sakit niyo, ho? Kuminsan, hindi ako nakakaihi. Oo, bakit? May sakit daw ako sa kidney. Ah, okay. May gamot kayo, nay? Wala. Minsan po, ano lang po yan? Ha? Herbal medicine. Herbal po. Pagday po siya nakakaihi. Alam mo, mabigat din ang gamutan sa kidney kapag ka ikaw ay nagda-dialysis na. Ay, hindi pa naman mabigat po siya. Mabigat yun, ha? Hindi pa naman po siya. Kaya lang, may sabi ng doktor, yung harang daw na tinanggal sa kanya, paari daw bumalik-balik yun. Hindi pang anamin kasi na ipabiopsi yung tinanggal sa kanya. Okay, okay. O, may asawa pa kayo, nay? Wala. Oh, pinalayas niyo na. Ganoon na po. Oh, Mrs. Mariose, patay na pala. Sorry po, ha. So ilang taon na po? 15 years na. Oh, matagal na, ano? Di na kayo nagkaroon ng panibago? Ayaw ko na. Bakit? Ito na. Di hindi mo papalitan yung katangian na ginusto mo sa kanya. Oh, talaga. At least nakaisa ka lang, nay. Ito si Ate nakadami. 'Di ba, Ate Dayan? Hindi po kasi nakahanap ng forever. Hindi po nakahanap. Kung nakahanap man siguro, oo, hindi naman correct. Siguro ako magkakadami. Magkakadami, ano? Kumbaga, hindi naman natin hinuhusgahan ang bawat isa sa atin. May swerte pagdating sa ganyan. Merong hindi sinuswerte tulad nga ng nangyari sa'yo, di ba? Pero hayaan ba, bata ka pa naman eh. Malay mo, kung meron pang forever na dumating. Tama na po, itong mga anak ko. Ha? Consumption na nga ang mga anak ko, tapos madagdag pa ako ng consumption. Happy ka na. Mabuti po kung makakuha ako ng yung tatanggap sa sitwasyon ko saka sa mga anak ko. Tama, oo. Nahirap po makahanap ng ganun. Oo, tama ka, tama ka. Mag-aasawa sa kanya, ayaw Ha? Ayaw niya na. Dami nagpapalipad sa hangin, ayaw ko na. Dami nagpapalipad sa hangin. O, mga ano yun, ha? Mahahangin yun. Ingat ka doon, baka ikaw eh. Baka mangyari din na naman ulit. O, tama. O. Kumbaga, yung mga bata. Kumbaga, Ate Dayan, eh, nadala ka na ng dala. Daga po, yeah. Nakakawa yung mga bata. Pag nakita ko yung sitwasyon ng mga bata, parang, ay, hindi ko na talaga, ano. Naawa ka sa mga bata. Kaya nga yung nag-message sa akin na naawa sa'yo, nakiusap sa akin, tulungan mo naman niya, KSP, Kuya Efren, itong pamilyang ito ni Dayan. Naawa daw siya sa iyo kapag ka todo trabaho ka, naglalako, naglalabad, halos gabi ka nang natatapos. Gabi ka nang natatapos para lang may makain yung mga anak mo. Di ba? Ano pong hanap buhay ngayon? Wala po. Wala. Ikaw na lang din nasasandalan ni nanay. Kung ano magkano po ang kinikita ko, pinagkakasyan po namin. Pag may sakit dyan. Yung gamot niya, inuutang ko. Oo, talaga, ha? Mabuti, meron kayong anak na Ate Dayan, kahit naghihirap din, eh. Hindi kayo pinababayaan, ay, no? Yung ibang mga anak, eh. Pabaya sa magulang, pag ganyan pabigat na sa kanila, inaabandonan nila. Di man po, dami kong experience na ganyan, pamilyang ganyan. Yung ibang kapatid ko at may mga naghihirap din. Mga naghihirap din, kaya hindi sila mabigyan.
Ganun ba? Tingnan natin ito. Dayan, binili ko dito ang steamer para ikaw na mismo magluto ng ilalako mo. Mapasko nga ni po, kuya. Eksakto po yan. Ano-ano? Mapasko po. Mapasko. Eksakto ano? Baka makapa-order ka ng madami-dami. No? Sige, dito tayo. Tingnan natin itong steamer. Paano to, ha? Dito tayo, nay. Oh, may gugulayin kang ano? Ano to? Kalamansi saka ang tawag dito malunggay. Pwede bang kinalamansi ano malunggay? Pwede po. Okay, sasahin ka na. Tinapa lang po ulam namin. Oy, masarap yun ha. Yung iba, buti pa nga kayo may tinapa. Yung iba, wala. Huwag niyong nilalang ang tinapa lang. Ha? Dito lang kayo nagkukumpulan sa gabi pag maulan. Dito sa lugar na to. Ano? Ano sabi mo? Ang laki. Sana all. Tingnan natin yung presyo. Kasi kukunin ko sana yung di kuryente. Ang problema, naalala ko, Ate Dayan, wala kayong kuryente. Tsaka yung di kuryente, maliit lang. Pwede parang kasi ito sa uling. Parang pampamilya lang yung di kuryente. Parang pang sariling gawa lang, gamit lang. Kaya nakita ko to, malaki kako to. Ito yung pang business, di ba? Ito yung pang negosyo talaga, malaki. Kaya ito yung kinuha ko. Yan yung nababagay sa iyo. Tsaka ito, pwede sa gasol, pwede sa uling, sabi mo nga, no? So, malaking pakinabang. Alam mo, presyo nito, mura lang to. Ah, yan. 2,500. 2,510. Ang problema, may kulming kunti, may diferensyang kunti. Okay lang po yan. Wala nang iba niyan. Kaya sabi ko, yan na lang. Kaya pinili ko tapos naglagay nila 10% discount. Nagbawas ng 10%. So, meron pa akong sukli. Nagpadala kasi si Ma'am Fe, yung kumari ko, Maring Fe, gaya sa Brazil ng 3,000 pesos para ibili ko daw ito ng steamer para sa iyo, para tulong doon sa kabuhayan mo, no? Sa 2,500 na presyo, dahil may naka-discount akong 10%, kaya medyo malaki-laki pa yung sukli. Ngayon, bilangin mo yung sukli. O, pambili nyo na yung ulam. Bilangin mo nga yung sukli. Sukli yan dyan sa 3,000. Magkano? Ay. 740 po. Ha? 740. Ayan. So may 740 na sukli doon sa 3,000. So yun ha. So malaking tulong yun. Inaasahan ko na magagamit mo yan para sa kabuhayan mo, sa pamilya mo. Dayan. Okay, siyempre, hindi lang yung mga anak matutulungan mo, pati yung nanay mo matutulungan mo rin. Pati yung nanay mo. Salamat po kay Ma'am P sa nag-sponsor. Ma'am P sa nag-sponsor po nitong steamer. Thank you very much po. Malaking tulong po ito para makapag-umpisa na po ako ng ulam. Guro, pagka ikaw ay umama na, baka balikan ka na ng mga naging asawa mo. Payag ka kaya? Payag ka ba? Babalikan sila? Ayaw mo nang bumalik sila sa buhay mo. Tama na po yung mga anak na yan. Tama na yan. Masaya ka na dyan. Pag-aral ko lang yan. Kahit dalawa mapatapos ko dyan. Hindi malaking tulong na yan sa tama, akin. Tama. Very good. Yung ganyang kaisipan ng isang nanay, napaka very, very good asawa yan. Asawa ko, mabubuntis ulit ako. Mag-uumpisa ako sa uno. Kasi iwanan lang sa akin ay. Oo. Tama na yan. Ano? Wala kang pati siyang busy, hindi nanginom ng alak, hindi nagsusugal. Yan na, Ate Dayan, ha? Salamat po. Salamat din po sa inyo. Kasi kung wala po kayo, syempre wala naman po mag-sponsor sa akin. Sige, salamat ha? Po. Okay. Ingat kayo, Nay, ingat kayo, Nay, ha? Thank you very much. Ano po ang pwedeng tulong ko sa inyo? Sabi, magdadala sana ako ng gatas. Ang problema, bawal daw sa inyo gatas. Sa amin na lang ko ito yung gatas. Ano? Sa amin na lang ko ito. Sa iyong gatas. Kilalo kang tataba niyan. Ah. Ang gatas kasi dapat sa matandaya kasi pampalakas ng tuhod diyan. Bawal man po 'yun sa kanya. Bawal nga sa kanya. Hindi bawal na way. Lahat ng may kulay bawal. Okay, tubig lang talaga. Tubig lang. Okay. Ayun. Hindi po 'yung mga
Ang tawag doon? Herbal. Milaga. Okay. Eh, sige, Nay, ha? Babalik uli ako sa inyo. At, bago magpasko, tingnan natin kung paano pa natin matutulungan tong kabuhayan ninyo, ano? Para sa pamilya mo. Siyempre, para na rin matulungan tong nanay mo, no? Ikaw lang palang inaasahan ito, Ate Dayan. Ayan. Kasi nga, malalayo yung mga kapatid ko. Tapos, hirap man din po yun sa buhay. May mga sakit din. O, Ate Dayan, salamat. Ingat kayo, ha? Salamat po. Ingat kayo. Ingat po kayo. Advance Merry Christmas po, Ma'am. Salamat po sa tulong nyo.